Matutuloy na nga ka ba ang banabalak ng San Miguel Beer Management na ito si Terence Romeo ay i-trade dito sa Terra Firma para makuha yung number one pick? Meron kasing mga reports na lumalabas sa Facebook na ito raw si Romeo baka dalhin either sa Magnolia o sa Barangay Ginebra. Pero ang tingin ng karamihan parang medyo malabo itong mapunta sa Ginebra dahil yung estilo ng laro ni Romeo parang hindi bagay sa Gene Kings at mukhang ibang point guard ang hinahanap ni Coach Tim Cone. Kaya ito si Romeo, baka ang bagsak niya ay dito sa Terra Firma at ang kapalit nga ay yung number 1 pick. At kung sasakali, baka ang makuha ng number 1 pick ay si Cedric Bearfield. Yan na ang magiging bagong point guard ng San Miguel Beer. Hindi ko na kailangan pang ulit-ulitin pa kung bakit kinakailangan ng point guard ng San Miguel. Pero pag nagkataon, magandang tandem sa backcourt itong si Bearfield at si CJ Perez. At kung sakali na ito si Bearfield ay hindi mag-apply sa draft at ituloy yung karera niya sa Africa, nandiyan naman si Justin Baltasar na pwedeng maging sentro ng San Miguel Beer. O di kaya, ito kasi si Baltasar pwede ring wingman. So pwedeng si Tautuat Fajardo sa center samantalang si Baltasar at si Vic Manuel dito sa power forward. Pwede na nilang i-trade si Bron Dial at yung iba pa nilang players para makakuha ng point guard kung sakaling ang hindi sumali sa draft itong si Bearfield. Sa ngayon, lahat ito ay pinaplano pa lamang ng SMC. At syempre, nakadepende rin kasi yan kung ano magiging takbo ng negosasyon dahil itong ang Barangay Ginebra, interesado din doon sa number 1 pick ng Terra Firma dahil nga nakita natin dito medyo nahirapan talaga sila pag wala si LA Tenorio so kinakailangan ng steady point guard ng Gene Kings. Kaya sa ngayon, itong plano ng San Miguel na i-trade si Terence Romeo dito sa Terra Firma ay masasabi pa lang natin na yan ay plano. Dahil syempre, kapag nangailangan din ng Barangay Ginebra, kinakailangan din niyang ikonsidera ng management at sila na magdedesisyon kung ano ang gagawin dito sa draft pick ng Terra Firma at kung kanino yan talaga ibibigay. Magbabawas na nga ba ng mga veterano itong Barangay Ginebra? Nakita natin na pabata ng pabata yung kanilang lineup at sa totoo lang naman, alam ng karamihan to ng mga fans ng Ginebra, maiksi lang talaga yung rotation ni Coach Tim Cone. At sabi nga nung iba, kung hindi ka gumagamit ng mga veterano ay pakawalan mo na para makapagretiro o matrade pa habang may value kahit papaano. Ang tinutukoy natin dyan ay yung mga players katulad nitong si Jared Dillinger, si Raymond Aguilar, si Sidney Onwubere, pati na ito si Bon Pesumal, ilang taon na rin niya sa liga, hindi lang nagagamit talaga. And of course, yung iba pa nilang mga players, pati na yung mga rookies, dapat siguro pakawalan na rin. Sa ngayon kasi itong Barangay Ginebra, marami nga silang nasa bench pero hindi naman nagagamit. Ito si Aljon Mariano, paminsan-minsan binibigyan ng minuto yan. Pero pagdating sa finals at kumbaga at nagkakagipitan na, pito tao lang talaga ginagamit ni Coach Tim Cone. Kaya asahan natin na sa darating na panahon, magbabawas na talaga ng mga veterano itong Barangay Ginebra at kukuha ng panibagong talent na magagamit ni Coach Tim. Nakita natin kasi dito sa finals na nasunog talaga yung mga players niya. Marami nagsabi ba't parang kinakapos ng Ginebra sa huli laban sa TNT. Siyempre napagod na yan. Nakita naman natin halos mahigit 40 minutos na nilalaro bawat game. Ito sila Stan Hardinger, Thompson, Malonzo, yung iba pa nilang players. At mukhang si Jeremiah Gray nangangapa pa. So kinakailangan talaga na magdagdag ng mga veterano o kaya bagong player na magagamit ni Coach Tim. Ito naman sila Mariano, Onwubere, Pesumal. May mga value naman talaga yan. Kaya lang hindi talaga na ipapakita dito sa Ginebra dahil walang playing time. Samantalang ito si Raymond Aguilar, magaling yan dati nung nasa Blackwater pero ngayon mukhang wala na talagang kumpiyansa. Na si Dillinger, ibang-iba na siya, hindi na siya katulad nung dating player ng nasa TNT Tropang Giga. Kaya siguro kung itetrade ng Ginebra mga nabanggit na players, baka may makuha sila at least ng mga useful na players din nakapalit na magagamit ni Coach Tim. Posible nga kaya na itong si Gio Halalon ay mapunta na dito sa Northport Batang Pier. At ang ipapalit sa kanya ay yung first round pick nito. Ang pick ng Northport dito sa darating na draft ay pang number 5. Number 1 Terra Firma, number 2 Blackwater, number 3 at number 4 ang Reynolds Shine at pang 5 itong Northport Batang Pier. Kapag nagkataon yan, pwedeng i-trade ng Magnolia si Gio Halalon para doon sa pick na yan para makakuha sila ng isang replacement point guard o kung meron pang big man available o kaya small forward, pwede rin nilang kunin yon. Mukhang okay naman yung ganong deal at sa tingin ko papayagan niya ng PBA dahil unang-una, yun namang pick ng Northport, hindi naman number 1. Pangalawa, ito si Gio Halalon. Alam naman natin na ang ganda na pinapakita niya para dito sa Magnolia at isa siya doon sa mga rotation players. Kumbaga, hindi bangko ang ipagpapalit ng Magnolia dito sa Northport. Kung sakasakali, magagamit talaga ng Northport ito si Gio Halalon
Lalo na kung tuluyan ng umalis si Robert Bolick. So hindi magiging issue yon kung pag-uusapan ay pagiging patas na trade. Yun nga lang kasi itong pick ng Northport hindi pa natin natitiyak dahil ang usap-usapan baka yung draft pick na yan kahit kunin ng Northport ay eventually kung sino man yung madraft nila ibibigay either sa San Miguel o Barangay Ginebra. Ganon din itong pick ng Terra Firma. Kumbaga pagdating dito sa pagbibigay ng mga draft picks mukhang maiiwanan naman ang Magnolia Chicken Templados. Tutas siguro sabi ng management nakuha na nila si Trotter at si Morel kaya siguro mukhang hindi yan mangyayari. Pero kung papayagan sa tingin ko patas naman itong Morel, itong Gio Halalon for Northport na draft pick kung sakasakali at kung yan ay mangyari makikinabang naman ang parehong koponan. Ang tanong na lamang of course ay kung sino ang magiging available dito sa darating na draft dahil dyan pipili ang Magnolia kung sakasakaling makuha nga nila itong draft pick ng Northport kung may point guard dyan o kung meron pang big man na available. Para po doon sa mga nagtatanong kung ito bang si Kiefer Avena, kung nasa na ba yung rights niya sa PBA, iyan ay nandun pa rin sa NLEX Road Warriors. At doon sa mga nagtatanong kung ito ba ay babalik pa sa PBA, sinabi naman ni Kiefer na hindi sarado ang pintuan niya doon. Pero sa tinatakbo ng karera niya sa Japan, mukhang hindi muna yan mangyayari. Pero kung magdesisyon si Kiefer na bumalik sa PBA, if ever gawin niya yan, ang paniwala ng marami ito ay mapupunta sa TNT Tropang Giga at magtatandem sila ni Mikey Williams kung sakasakali. Kasi itong NLEX Road Warriors at yung iba parang hindi naman dyan talaga magtataga si Kiefer at kumbaga stopover lang na yan at ang punta niya talaga dito ay ang TNT. Yun nga lang pumasok sa eksena ang Japan B-League at yan ang dahilan kung bakit nasira yung plano ng MVP Group. Pero kung papayag ito si Kiefer Avena na eventually let's say magbago isip niya at bumalik dito sa PBA, hindi yan lalabas ng kampo ng MVP. Kumbaga para yan itong sila Junmar Fajardo, ito sila Scottie Thompson, mga forever SMC yan. Itong si Kiefer Avena hindi rin niya naalisin sa MVP group unless may manangyari talagang malala. Pero as it is, yan si Kiefer at si Terdy malamang sa MVP talagang mapunta sa bandang huli. Pero sa ngayon, kahit naman wala si Terdy, si Kiefer Avena dito sa lineup ng TNT, okay na dahil nakuha nila si Mikey Williams. Kumbaga pandagdag na lang yan si Kiefer Avena kung sakasakali. Sa ngayon, hindi pa sinasara ni Kiefer yung pinto niya dito sa PBA at maraming naniniwala na ito si Kiefer Avena naman. Of course, anytime available yan para sa Gilas. Kaya tignan na lang natin kung makababalik pa siya dito sa PBA at kung sakasakali, makatutulong siya dito sa kampo ng TNT Tropang Giga. Sa ngayon, si Kiefer ay kontento doon sa Japan at ang TNT syempre masaya dito sa kanilang lineup. Merong mga konting pagbabago siguro sa TNT yung pagdagdag ng big man lalo na at injured si Justin Chua. Pero overall, kontento dito si Coach Jolas. Shoutout kay Jericho Kayanan, kay Ate Maya, Sia, Biel at Joyce. At shoutout din kay Ann Falguera, Edia Garcia, kay Eduardo Garcia. At pinabati din natin si Ireneo Salansang at ang kanyang pamilya, si Joshua Giray, Rosales at Espejo Family, St. John Bosco Parish ng Tondo, Edwin Carmona Jr., ang Tagle at Santillana Family, sila OG, Gio, Gia at Len, at nagpapabati din si Dion Mercado, si Jerwin Labok, Orosa, Perez at Libanan Family, Brian Andres, Joseph Pineda, John Patrick Abrea, Ariel, Luvel, Kimi Ruth at Angelica R. Ludaso, si Sid Maria at John Ray at Jordan D. Malanta, Ronald Berbosidad, si Michael D., Rico Olarte, Andrew Anyosa, JJ Sibum, at pinabati din natin ang ating taga-subaybay na si Dexter Domer, Kindos Lucanas, si Judy at ang kanyang asawang si Edwina, at mga anak na sila Jonah, Jaira, Carl at China, at nagpapabati din si RG Bueno at Dalina Family, Myron Almosa at Balete Family, Anthony Alon, Admond de Guzman, Jonel Alagon at Celino Valles, Marshall at Adrian Caringal Family, sila Baby Chantel, Kuya Ian, Bunog, Ate Chuchay, Jack, Mayumi, Jasmine, Nicole at si Ate Marie, Kagawat Katsakino Dukusin, si Reden, Elena, Bonbon at Laila Lansang, Enrico at Presi Angsioko at ang iba pa nating mga taga-subaybay.